sa ulo ng mga nagbabagang balita. Red alert o pagninipis ng supply ng kuryente, dineklara kasunod ng pagpalian ng 19 na planta sa Luzon. Pinakamataas na pagdaya ng pag-asa sa temperatura ngayong buwan, nalampasan na. Init, posibleng mas tumindi pa. Mga tsuper at operator na lumahok sa welga at protesta kontra PUV modernization, posibleng habulin ng gobyerno. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na inspeksyon ang pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan. Sariling estilo ng drug war, binida. Not one person died. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Porter ng NAIA, nagsauli ng napulot na $10,000 o mahigit na kalahating milyong piso. At Jericho Rosales, kinumpirma ang bagong proyekto. Handa na rin kaya sa bagong pag-ibig? ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa supply ng kuryente. 19 na planta ng kuryente ang bumagsak sa Luzon grid kaninang umaga na nauwi sa pagdeklara ng red alert o kakapusan ng power supply ng National Grid Corporation sa kasagsagan ng init ngayong hapon. Bigla ring numipis ang supply ng kuryente sa Visayas. Nangyari ito sa kabila ng pangako ng Department of Energy na walang magiging problema sa power supply sa buong Pilipinas. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Inilabas na ni Naira ang papag sa labas ng bahay sa sobrang init ng panahon. Wala siyang kaalam-alam na muntik nang magka-brownout kanina. Kung nagkataon, wala naman umano silang pwedeng takbuhan kung nawala nga ang supply ng kuryente. Ito lang sa bahay kasi wala namang pera pang lakwache. Labas-labas lang. Maswerte pa si Naira dahil hindi natuloy ang scheduled brownout sa Caloocan. 19 na planta ng kuryente ang bagsak ngayong araw sa Luzon, kaya kapos ang supply kapag ibinangga sa pangangailangan. Ang Visayas, nag-yellow alert din o numipis ang reserbang kuryente. 1,800 megawatts higit ang mga power plant na biglaan hong tumirip at meron po tayong karagdagang 300 megawatts na nadirip o kulang ho ang kanilang inasahang output po ng kuryente. Kung ikukumpara nyo po, 700 megawatts lang po yung nakascheduled maintenance shutdown for Luzon. So malaki po talaga ang dagok ng unplanned shutdown when it comes to supply. May schedule na ng brownout sa ilang lugar sa Meralco pero naagapan dahil sa tinatawag na Interruptible Load Program o ILP. Ibig sabihin, maraming malalaking establishmento o negosyo ang kumalas muna sa Meralco at gumamit ng kanilang sariling generator para mabawasan ang demand. Hindi pa sigurado kung ganito rin ang magiging sitwasyon bukas. If we need to implement measures such as rotating interruptions in some areas of our franchise, then we will inform our customers ahead of time and to please bear with us in case that happens. Pero sa impormasyon ng Filreca, nakaranas ng brownout ang ilang lugar na sakop ng Iselco o Isabela. Dati nang siniguro ng Department of Energy na sasapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Kaya ang tanong ng mga consumer, anyari? Itinuro ng Department of Energy ang pagbagsak ng isang planta sa Quezon na naging mitsa ng red alert. Bumigaw yung pagbilaw unit 1 and 2, that's 764 or 760 megawatt na nawala sa grid. Suspected boiler tube leak. So as we speak, nasa cooling down process pa sila. Pero bakit sabay-sabay?
na naka-shutdown ang 19 na planta. From plant outage, maintenance outage, biglang nag-extend, no? So bukod doon sa Masinloc, meron pa tayong ibang planta na kinukonfirm today kailan sila makakabalik. Paliwanag pa ng DOE, sa weekend pa inaasahang gagana muli ang ilan sa bumagsak na planta. Kaya mula bukas, aasa na lang muna sa ILP o paggamit ng private generator na mga malalaking negosyo para maiwasan ang brownout sa Luzon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Samantala, inanunsyo din po ng NGCP na extended ang red alert sa Luzon grid ng hanggang alas 11 ng gabi ngayong Martes. Ito'y dahil sa pagbagsak ng dalawa pang planta, ang Kalayaan 1 at 2. Nagpatupad din ng manual load dropping o brownout ang Meralco mula 4:15 hanggang 5:58 p.m. sa ilang lugar sa Batangas, Bulacan, Cavite at Laguna na nakaapekto sa 50,000 customer. Habang ang Visayas grid naman ay tinaas sa red alert status mula yellow alert dahil sa pagbagsak naman ng isa pang planta. Mananatili ang red alert status sa Visayas hanggang alas 9 ngayong gabi at maaaring magpatupad din ng power interruption sa ilang lugar. At ngayong Abril ay nalagpasan na ang aktwal na temperatura na pinakamataas na forecast ng PAGASA. Kaya po naman patuloy na pinag-iingat ang publiko dahil posibleng mas uminit pa sa susunod na buwan. Nagpapatrol Rafael Bossano. Araw-araw, ilang dram ng tubig ang iniigib ni Reyna sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang labis na init, idinadaan na lang niya sa biro. Impyerno talaga, lalo na kapag sobrang babad mo. Parang magkagalit nga kami ng araw eh. Masakit sa balat talaga, usually. Tas ano rin siya, minsan kapag sa sobrang babad mo na talaga sa araw katulad na ito, parang sobrang init na nung bunbunan mo sa ulo. Ngayong Abril, nasa 39.7 degrees Celsius ang pinakamataas na tinatayang temperatura ng PAGASA sa Northern Luzon. Pero kalagitnaan pa lang ng buwan, nalampasan na agad ito. Kahapon kasi umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Etiague, Isabela na siyang pinakamataas na para sa taong ito. Kaya paliwanag ng PAGASA, nananatiling posible na ang 40 degrees maximum temperature forecast para sa Mayo malampasan din. Possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. And kasama pa po niyan, kung halimbawa't medyo mainit din yung ating nighttime temperature. So ibig sabihin po, kung pinag-combine ito, kinabukasan, medyo mas mainit pa rin. Dito sa Metro Manila, 38 degrees Celsius ang pinakamataas na forecast para sa Abril. Konti na lang at mapapantayan na ito ng 36.9 degrees na naitala kahapon. Dapat maintindihan na iba ang temperatura sa heat index o damang init. Isinasaalang-alang ng heat index ang halumigmig o moisture sa hangin. Mas mahalumigmig, mas mataas din ang heat index na posibleng maging delikado sa kalusugan ng tao. Pinapayuhan din ng publiko sa Metro Manila na bantayan ang tinatawag na Urban Heat Island Effect o yung mas matinding init sa syudad dahil sa dami ng simento, bakal at salamin na nag-iipon ng init. May paraan din para malaman kung magiging mainit sa araw maging sa pagsapit ng gabi. So kapag araw at kulay blue ang sky, cloudless siya, asahin nyo napakainit. Ngayon pagdating ng hapon, kung napakaulap naman sa gabi, ibig sabihin asahan din natin na mainit din yung nighttime temperature. So ibig sabihin kinabukasan malamang na mataas ang ating discomfort. Sa ibang lugar naitala na ang ilang kaso ng heat exhaustion at heat stroke. Kung hindi ito maaagapan, maaari itong humantong sa pagkamatay. Kaya wala nang mas makabubuti pa, kundi ang maging maalam at maingat sa panahong napakataas ng temperatura at banta sa kalusugan. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Dinarayo rin ng mga turista ang malamig na panahon sa Baguio City sa gitna ng nararanasang mainit na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At live mula Baguio City, nagpapatrol Adrian Ayalin. O Adrian, kamusta ang temperatura?
Oo, Karen, alam mo, pwedeng hindi ka magsuot ng makapal na jacket. Pero kung lamigin ka, maganda, makapal-kapal. Pero kung hindi, pwede na yung sweater o kaya manipis na jacket lamang yung iyong isuot. Pero gayunpaman, kahit pa medyo mainit ngayon dito sa Baguio City, ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga turista. Lalo na bumababa naman yung temperatura pagdating ng hapon at gabi hanggang sa umaga. Panot ng ulap ang kabundukan sa Baguio City nitong Martes ng hapon. At kahit bihirang umulan sa lungsod dahil sa El Nino at Easterlies na nagdadala ng mainit na hangin, mababa pa rin ang temperatura kumpara sa Metro Manila. Ayon sa PAGASA Baguio City, naitala ang pinakamainit na temperatura sa lungsod para sa taong ito nitong April 5 lang sa 28.2 degrees Celsius. At ang pinakamababang temperatura naman ay 9.8 degrees na naitala noong January. Hindi ito nalalayo sa pinakamainit at pinakamababang temperatura noong nakaraang taon. Pero ayon sa PAGASA, mas madalas nga lang ngayon ang mga araw na mainit ang panahon kumpara noong isang taon. Malamig pa rin talaga, no? Pagdating ng madaling araw. Ano? Kasi nandun pa rin naman yung 17 to 18 degrees natin. Dito sa Baguio, malamig pa rin yun kung i-compare natin sa mga sa baba. No? Hindi naman natin dinidiscourage yung mga taga-baba or mga turista natin. Kasi nga, yun nga ang purpose nila to experience the temperature. Ano? Pero do not expect ano, na talaga yung in-expect nilang lamig talaga na kung saan yun ang dadayuhin nila. Sa Session Road, hindi lahat ay nagsusuot ng makapal na jacket. Para sa mga kabataang itong residente ng Baguio City, nakatago muna sa cabinet ang makakapal nilang pangginaw. Nagti-t-shirt na lang po kami minsan, tapos hindi na po kami nagja-jacket minsan kasi mainit na sobra. So yung mga makakapal na jacket, hindi na. Mga maninipis na lang po. Pero para sa mga manggagaling mula sa Kapatagan gaya ng Metro Manila, malaking ginhawa pa ring magbakasyon dito sa Baguio. Hindi pinalampas ng mag-inang turistang ito na makapagpa-picture sa sikat na Lion's Head. Maganda dito ang view tsaka yung fresh air. Yung init sa Manila. Sobra, grabe. Sobrang init. Ngayon, kamusta dito? Ito, nagre-relax. Chill lang. Karen, talaga namang maituturing pa rin summer capital itong Baguio City. At katunayan nga niyan ay umakyat na rin dito sa Baguio City yung mga justices ng Supreme Court para sa kanilang tradisyonal na summer and bank sessions. Karen? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, gaano kainit ngayong araw? Karen, matinding init pa rin ang naranasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes at pumalo po sa 46 degrees Celsius ang heat index o naramdamang init ng katawan dyan po sa bayan ng Aborlan sa Palawan. Patuloy pa magpainit sa bansa ang radio extension ng isang high pressure area dito po sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at yung Easterlies naman ang makaapekto sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao po bago magtanghali hanggang hapon ay may mga pag-ulan dito sa katimugang bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa Basilan pero maaraw naman po maghapon at napakababa ng tsansa ng ulan sa ibang bahagi pa ng Mindanao, sa buong Kabisayaan at maging sa Palawan. Matinding init pa rin po ang iiral naman sa Luzon maghapon bukas at halos walang aasahang ulan hanggang pagsapit ng gabi. Mas mainit naman po ang pakiramdam dito sa Metro Manila dahil pa rin po sa mga konkreto, semento at bakal sa mga gusali at kalsada maging sa mga sasakyan na kinakapitan po ng init na sumisingaw hanggang pagsapit ng gabi. Sa heat index forecast ng PAGASA, aabot po sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init bukas sa Aborlan, Dagupan City, Puerto Princesa City at Tanawan City at nasa delikadong antas din ang inaasahang heat index na 42 at 43 degrees Celsius sa 12 lugar pa sa ating bansa. At yun po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estratehiya ng kanyang administrasyon kontra sa ilegal na droga na nagbunga umano sa pagkakasaba sa pinakamalaking huli ng droga sa bansa. Ayon sa Pangulo, nagawa ito ng walang nangyaring karahasan. Nagpapatrol, Tia Gutierrez. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinuturing na pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan sa bayan ng Alitagtag sa Batangas ngayong araw. Aabot sa 13.3 billion pesos ang tinatayang halaga ng halos 2 toneladang shabu na nahuli sa checkpoint ng mga pulis habang ibinabiyahe sa loob ng isang closed van nitong Lunes ng umaga. Very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. Ayon sa Pangulo, pinapakita lamang ng huling ito na tama ang estratehiya ng kanyang drug war, kung saan wala nang kailangan mamatay o masaktan. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Bagong upo pa lamang siya sa pwesto, inilatag na ng Pangulo na patuloy na isusulong ang kampanya kontra droga. Pero nakatuon sa prevention at rehabilitation. Importante rin anya ang pakikipagtulungan sa gobyerno ng iba-ibang bansa para mapigilan ang pagpasok ng supply ng droga sa Pilipinas. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. And the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, well within, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned. Pinuri naman ng Pangulong Alitagtag PNP sa pangungunan ni Police Captain Luis De Luna Jr. sa pagsabat sa droga. Nauna nang ginawaran si De Luna ng spot promotion ng DILG at 100,000 pisong pabuya ng Batangas Provincial Government. Ayon sa Malacanang, sa halos 37,000 na drug operations na isinagawa mula July 2022 hanggang December 2023, 50,000 drug suspects na ang naaresto, kung saan higit 3,000 dito ang itinuturing na high-value targets. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang showbiz update? Ati B, balik series si Dimples Romano matapos ang hit series na The Iron Heart. May update din si Dimples tungkol sa kanyang BFF na si Angel Oxin. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Kasama sa cast si Dimples Romana sa inaabangang kapamilya teen drama series na High Street na sequel ng hit na Senior High. This is the first time I'm going back to acting after I did Iron Heart. After that kasi we had traveled for ASAP Milan and then we also traveled. I had to go to my child in Australia. Pero ngayon, I'm back to acting. I'm so excited. Kwento ni Dimples, inaasahang magiging iconic ang kanyang role sa High Street. Pero kahit batikan na, aminadong kabado siya sa pagbabalik serye. I haven't been acting for months, 7 months. I have never had a pause this long in between teleseries. Sulit naman anya ang kanyang break dahil bumawi siya ng oras sa pamilya at mga kaibigan. Nakadalo pa siya sa housewarming ni Catherine Bernardo at kwento niya, proud siya sa tinatamasa ng aktres. This is very, very sentimental for both of us because seeing her grow
from that very innocent child, na big dreams, and now all those big dreams of hers are coming to life, and I get to experience that and be proud of her for doing that, not just for her, but for her entire family. Dinepensahan naman ni Dimpos ang kaibigang si Angel Oxine sa gitna ng mga isyong hiwalay na umano sila ni Neil Arce. We have been so involved with social media. We think na if we don't see people, lalo na married people, posted online together, parang hiwalay na sila. Hindi po. No po. Hindi ibig sabihin na wala sa social media doesn't mean it's not happening. Dagdag pa ni Dimpos, happily married ang kaibigan. Pero nang matanong kung kailan ang inaasahang comeback ni Angel, I can only wish that Angel would return because she's super much awaited all the time. She's so light-hearted and you just feel that she's very, very happy. So once na mag-decide siya at pinagdadasal natin yun na malapit na yun, I'm excited that I get to work with her naman. Para at least this time we get to bond with one another nang hindi naman sa personal, pwedeng sa trabaho din. Naging mailap na rin si Angel maging sa social media. Huling nag-update ang aktres sa kanyang Instagram account noon pang August 1, 2022 sa baby shower ni Angelica Panganiban. Gaino Krishnan, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang chuper at operator posibleng palagutin ng gobyerno dahil sa perwisyo ng tigil pasada at protesta. At pag-issue ng plastic card para sa driver's license, umarangkada na. Abangan ang iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Aminado ang MMDA na matindi ang naging epekto sa daloy ng trapiko ng dalawang araw na transport strike kontra PUV modernization. Ayon naman sa mga otoridad, posibleng managot ang mga tsuper at maging ang operator dahil sa naiudlot na perwisyo ng tigil pasada. At live mula sa Welcome Rotunda, nagpapatrol, Andrea Tagines. Andrea, dyan sa Welcome, magdamag nagprotesta ang ilang transport group. Nandyan pa ba sila? At kamusta na ang traffic ngayon? Karen, pusa nang nag-disperse kaninang umaga ang mga transport groups na Piston at Manibela dito sa Welcome Rotunda. At inalis na rin nila yung kanilang mga nakahambalang na jeep. Kaya muli nang madadaanan ang lahat ng lanes ng Quezon Avenue, partikular itong papuntang Maynila. Ito kasi yung nasarang daan kahapon, no? At kahit nakaalis na sila, posible naman sila ngayong habulin at sampahan ng reklamo ng mga otoridad dahil sa kanilang pagsali sa dalawang araw na transport strike. Dumayo pa mula Pampanga ang tsuper at operator na si Renato Tayag nitong Lunes para makiisa sa kilos protesta laban sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Nagpalipas pa siya ng gabi sa Welcome Rotunda sa Quezon City kung saan magdamag na nagsagawa ng programa ang mga grupong Piston at Manibela. Kasi wala naman kaming ginagawang masama eh. Tapos tatanggalan kami ng nganap buhay. Paano yung mga pamilya namin? Magugutom. Sa kabila ng puyat, pagod at gutom, nanatili doon ng mga nagpoprotesta hanggang pagsikat ng araw sa pag-asang makatatawid pa sila ng Menjola. Pero ang mga nagbabantay sa kanilang mga pulis, hindi rin umalis sa pwesto at ang iba sa kalsada na mismo nagpahinga. Siguro pagpapaliban na lang muna namin ang pagpunta sa Menjola. Alam naman namin na umalingaw-ngaw na ito sa Malacañang. Pusa ring umalis ang grupong Manibela mag-aalas 9 ng umaga. Yun naman po yung pinangako nila kasi mabigat na talaga yung traffic. Umabot na sa EDSA and marami nang naapektuhang mga kalsada dahil sa pagharang ng kanilang mga jeeps. More than 60 jeeps ang pinark nila dito sa kahabaan ng Quezon Avenue and occupied nila 3 lanes. Kaya talagang matindi yung abala at pagsisikip ng trapiko. Para mapabilis ang pagbalik ng mabilis na daloy ng trapiko, daan-daang pulis ang idineploy ng NCRPO at QCPD. May 3 jeep naman mula Paranaque na pauwi na mula sa Kilos Protesta, ang naharang at natiketan ng Highway Patrol Group. Kakapalan ng mukha ito.
Isipin mo, paalis na kami. Paalis na tayo. Dito pa tayo tinikitan. Paalis na ba dapat kayo? Opo, bumababa na kami. Sasakay na kami pag gano'n naka-hold sa sakyan ko. Ayon sa mga otoridad, bukod sa obstruction of traffic, titignan rin ang mga iba pang posibleng paglabag ng mga nahuling jeep. Number one, obstruction. Number two, pukolorum. Dahil hindi naman nila rota yung Quezon Circle po, and then nagdala sila ng pasahero doon. Wala naman silang special permit from LTFRB. So automatic technical colorum ka, which is already a ground para hum ma-impound yung sasakyan. We will get sufficient evidence and we will file criminal cases against them at yung administrative nature ng kanilang offense. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Yung sumali lang, eh naman, karapatan naman nila yan, ano? Pero yung manggugulo tayo, eh ibang usapan naman yon. Kung ang Department of Transportation ang tatanungin tungkol sa epekto ng tigil pasada, bagamat nagka-traffic sa ilang lugar, ay hindi naman umano na paralisa ang pampublikong transportasyon. May mga tsuper din na piniling pumasada para kumita tulad sa Quezon City at Caloocan. Gayunpaman, may commuters din ang naabala sa traffic tulad ni Raniela na kinailangan maglakad mula Banawe hanggang Espanya para makapasok sa trabaho. Nakakasawa na din tsaka paulit-ulit na, kaya ano, no to pace out talaga sa jeep. Karen, sa ngayon, sabi ng grupong manibela ay magpapahinga na muna sila, mag-iipon ulit ng lakas bago nila pagpupulungan kasama ng piston yung susunod nila o mga susunod nilang kilos protesta. Wala pang petsa na ibinigay ang mga grupo pero inaasahan natin na mangyayari ito bago ang April 30 deadline ng consolidation. At kahit ano pa man yung mangyari sa mga susunod na linggo, kahit hindi matupad yung hiling nila na mabasura itong consolidation requirement, kahit andyan yung banta na mahuhuli sila, giit nila ay babiyahe at babiyahe pa rin sila pagdating ng May 1. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa sitwasyon ng trapiko sa ilang kalsada na sa Quezon City, dyan sa may Pantrangko, sa Quezon Avenue papuntang Circle, mabagal na paggalaw ng mga sasakyan. Sa Commonwealth Avenue naman, dito nagka-traffic din dyan kahapon dahil sa transport caravan. Pero ngayon, yung nakikita nating moderate to heavy traffic mula Filcoa pa Commonwealth ay dahil na lang talaga sa volume ng mga sasakyan ngayong uwian. Sabi ng MMDA, asahan din ang moderate to heavy traffic doon sa mga kantong papasok ng Ever, Gotesco, Litex at FMC. Balik sa'yo, Karen. Maraming salamat, Andrea Tagines. Puspusan na ang pag-i-issue ng Land Transportation Office ng driver's license kasunod ng delivery na aabot sa 600,000 plastic cards sa ahensya. Abiso po ng LTO, may schedule kung kailan kayo maaaring pumunta sa kanilang mga tanggapan para sa pagkuha ng plastic card na lisensya. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Matagal nang pinakaiingat-ingatan ng tricycle driver na si Alvin ng kanyang lisensyang papel. Ipinalaminate niya pa ito para hindi masira. Agosto 2023 niya ito nakuha noong may kakulangan ng LTO sa supply ng plastic cards para sa driver's license dahil na rin sa injunction order ng korte. Nag-secure na ako kasi siyempre pag naabot ako ng ulan, nasa pita ako eh. Lagi naman nababasa, siyempre nadudurog yan eh. Inano ko na nilaminate para pag nasita ako, buo pa rin, hindi durog. Kasi dito, yung anabuhay ko dito, binubuhay yung pamilya ko. Pero, balik LTO ulit si Alvin itong Martes matapos mabalita ang may available ng plastic cards. Masaya siyempre. Ito yung panganabuhay ko na pambuhay ko sa pamilya ko. Nitong Lunes, na-deliver na sa LTO main office sa Quezon City ang karagdagang 600,000 piraso ng plastic cards para sa lisensya. Bahagi ito ng milyong-milyong piraso ng plastic cards na matagal nang dapat na i-deliver sa ahensya. Noong Marso, una nang na-deliver ang 1,000,000 piraso sa LTO, kasunod ng pagtanggal ng injunction order ng Court of Appeals sa delivery nito mula sa supplier ng lisensya. By the end of June, ang ating expectation, wala na po tayong backlog. Sabi ng LTO, mayroong backlog ang ahensya na 4.1 million licenses simula pa noong 2023.
Sabi ng LTO, ang mga mapapasong lisensya ngayong buwan at yung mga driver's license na napaso na mula April hanggang August 2023 ay maaari nang mag-renew ng kanilang lisensya at kunin ang plastic driver's license card sa mga tanggapan ng LTO para hindi naman lisensyang papel ang hawak nyo. Naglabas na rin ang schedule ng ahensya kung kailan maaaring pumunta sa mga tanggapan ng LTO para sa pagkuha ng driver's license cards. Para sa mga nag-renew na at nakakuha ng lisensyang papel mula April 1 hanggang August 31, 2023 at April 1 to 30, 2024, maaari kayong magpunta sa tanggapan ng LTO kung saan kayo nag-renew ng lisensya mula April 15 hanggang 30. Pagdating ng Mayo 1 hanggang 31, pwede nang bumalik sa LTO ang mga nakapag-renew ng driver's license mula September 1 to December 31, 2023 at mula May 1 to 31, 2024. Sa buong buwan naman ng Hunyo, maaari nang mag-claim ng plastic card sa mga nakakuha at nakapag-renew ng lisensya noong January 1 hanggang March 31, 2024 at noong June 1 to 30, 2024. Ang mga nakakuha naman noong Enero 1 hanggang 31 ng Marso 2024 at noong Hunyo 1 hanggang 30, 2024 ang maaaring mag-claim ng kanilang plastic license cards ngayong buwan ng Hunyo. Una na rin inanunsyo ng LTO na nakatakda itong lumagda ng panibagong kontrata para sa order ng mahigit 6 na milyong piraso ng plastic license cards. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Nasangkot sa rumble ang dalawang grupo ng mga kabataan malapit sa Hoops Dome ng Barangay Gunob sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Sabado ng madaling araw. Makikita po sa isang video ang pagkakaladkad ng babae na nakasuot ng berdeng pangitaas sa isa pang babae pababa sa sahig. Maya-maya, sinugod na ng ibang kabataan ang babae na nakagreen at damit at saka sinuntok at sinabunutan. Ayon sa pulis, nagsimula ang away dahil sa chismis na ang isa sa kanila ay buntis. Inendorso naman ng pulis sa City Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad na sangkot sa gulo. Hinatiran ng tulong ng inyong ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya ang mga apektadong pamilya sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila at Quezon City. Sa kanto at bangketa ng isang eskinita ng Barangay 105 Zone 8 Aroma Tondo, Maynila, pansamantalang tumutuloy ang pamilya ni Rina Oliva kasama ang kanyang anak at asawa. Hindi makapaghanap buhay ang asawa ni Rina dahil nasunog ang kanilang bahay. Kaya namomroblema siya kung paano sila aahon sa kasalukuyang kalagayan. Wala po. Yung anak ko lang po yung nadala ko eh. Napasalamat ko lang po na walang nangyari sa amin, sa pamilya ko. Nakikita ko, kailangan ko po mabigyan sila ng yero, kahoy, pako, kung yung pangangailangan kasi po maibalik po sila sa kanilang dating kalagayan. Kasi po, hindi po sila safety sa ganitong sitwasyon. Kasi napakadami po ng ang aming mga nasunugan. Ganito rin halos ang sitwasyon ni Claire Clamor, 40 anyos at may tatlong anak. Tinitiis nilang init sa bangketa kung saan nila itinayo ang tent na pansamantala nilang tinutuluyan. Kasamang nasunog ang kanilang tahanan sa Barangay Damayan Lagi sa Quezon City. Pero pasalamat na lamang siya at walang nasaktan sa kanyang pamilya. Yun nga lang, di niya alam kung saan siya huhugot para makabangon. Ang hirap, sir. Tsaka totally na sir, na buti na lang merong kunting tumulong sa amin na binigyan po kami ng higaan para sa tatlong kong anak. Kakailanganin pa rin po ng aming barangay na makakaragdagang tulong pa po. Lalong-lalo na po yung mga construction materials. Nakikiusap po kami na sana po mabigyan po ng mga construction materials ang aming mga kabarangay. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga kapamilya nating nasunugan, namahagi ang ABS-CBN Foundation ng 652 relief pack sa Aroma Tondo, Maynila at 300 naman sa Damayan Lagi sa Quezon City. Ang mando po ng ABS-CBN Foundation ay iserve ang ating mga kapamilya kahit nasaan sila sa panahon ng disasters. Laging may pag-asa ang taong hindi sumusuko. Anumang hamon,
kakayanin basta nagdadamayan at nagtutulungan. At susunod, apat na tripulanteng Pinoy ng barkong kinugkog ng Iran. Nakausap na ang mga pamilya. At mga hukbong dagat ng Pilipinas, Amerika at France magkasamang maglalayag sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Nananatiling positibo ang pamahalaan na mapapalaya sa lalong madaling panahon ang apat na tripulanteng Pinoy ng container ship na nasa kamay ngayon ng Iran. Nais naman ng Department of Migrant Workers na palawigin ang mga itinuturing na high-risk areas sa dagat. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Dalawang araw matapos kubkubin ng Iranian Navy ang barkong MSC Ares. Nakausap na ng apat na tripulanteng Pinoy ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas kagabi. Mabuting balita ang hatid nila ayon sa Department of Migrant Workers. As of midnight last night, they managed, the four families of the seafarers managed to directly communicate via video call with their loved ones on board, the four seafarers. So the four seafarers said they are fine, they are safe. And they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released. Not just exactly know where and or not just know exactly when. Nananatiling maayos ang lagay ng mga tripulante ayon sa DMW. We know that the four seafarers are safe and sound. They're eating well. They've taken to their normal duties on board the ship. DFA is also doing coordinative work in terms of the discussions with the Iranian government. Kinubkob ang MSC Ares noong April 13, malapit sa Strait of Hormuz na nasa pagitan ng Iran at United Arab Emirates. Nakadaong ito ngayon sa Port of Iran. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, isa itong Portuguese vessel na may koneksyon sa Israel. May sigalot ang Israel at Iran. Noong Sabado, nagsagawa ng drone at missile attacks ang Iran sa Israel bilang ganti-umano sa airstrike ng Tel Aviv sa konsulada ng Tehran sa Damascus, Syria noong April 1, na ikinasawi ng ilang military officials nito. Sa kabila ng sitwasyon, hindi nawawala ng pag-asa ang DFA. Tingin namin makapapalaya rin ang ating mga kababayan na hindi tatagal. Tiwala rito sa De Vega dahil una nang pinalaya ng Iran ang 18 Pinoy crew ng oil tanker na MV San Nicolas na kinubkob rin ito noong Enero. Tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa pamilya ng apat na seafarers. Nangako rin ng suporta ang kumpanya ng mga tripulante. The license mining agency assured us of adequate payment, fulfillment of the contract in so far as salaries and compensation is concerned to the families. Dahil sa insidente, irerekomenda ng Department of Migrant Workers na ideklarang high-risk area ang Strait of Hormuz. Oras na mangyari ito, maaari nang tumanggi ang mga Filipino seafarer na madestino sa naturang lugar at sa halip ay bigyan na lamang ng ibang assignment. Pero kung nais pa rin nilang lumayag sa high-risk area, dapat doblehin ang kanilang sweldo. Kamakailan, idineklarang high-risk area ang Gulf of Aden at ilang bahagi ng Red Sea. Sa Red Sea, kinubkob ng mga rebelding Houthi ang cargo ship na Galaxy Leader at binihag ang crew nito, kabilang ang 17 tripulanteng Pinoy noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tuloy ang pakikipag-usap ng pamahalaan para mapalaya sila. Sa Gulf of Aden naman, tinamaan ng Houthi missile ang barkong MV True Confidence na ikinamatay ng 2 Pilipinong tripulante noong Marso ng kasalukuyang taon. Hindi pa rin nakukuha ang mga bangkay. Nakauwi naman sa bansa ang 13 crew ng bulk carrier. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Naniniwala si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva na propaganda ng China ang sinasabing gentleman's agreement nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ayon po sa Senador, walang kahit na anong dokumento o testigo na makakapagpatunay sa kasunduan
Nananawagan din si Villanueva sa mga opisyal ng pamahalaan at sa publiko na magkaisa sa pagtaguyod ng soberenya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, pinahayag po naman ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na pag-iisipan ng Kamara ang hiling ng ilang kongresista na imbestigahan ang sinasabing gentleman's agreement sa pagbabalik ng regular na sesyon ng Kongreso. Tinayak po ng mambabatas na magiging patas ang pagdinig, nakatakdang muling magbukas ang sesyon ng Kongreso sa April 29. Kinagutos po naman ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla ang imbestigasyon sa mga naging pahayag ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay sa paghihimok sa mga sundalo at pulis na iatras ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Remulla, layo nila na alamin kung may pananagutan si Alvarez sa posibleng kasong sedisyon, inciting to sedition o mismong rebelyon. Bilang dati rin anyang mambabatas, pinalalahanan ni Remulla si Alvarez na kumilos ayon sa pinakamataas na pamantayan ng etika, moralidad at pagiging makabayan. Gayun din ang pag-iwas sa mga pahayag na taliwas sa pagiging miyembro ng Kamara. Sa ibang balita naman, magkasamang maglalayag ang mga hukbong dagat ng Pilipinas, Amerika at France sa West Philippine Sea sa susunod na buwan. Bilang bahagi ito ng balikatan exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Michael Logico, magsasagawa ng Multilateral Maritime Exercise o MME ang tatlong Navy sa dagat malapit sa Palawan. Lalawak din anya sa aktibidad ang Philippine Coast Guard at ang U.S. Coast Guard. Kabilang sa mga drills na gagawin sa MME ang Division Tactics, Gunnery Exercises at search at rescue exercises. Dagdag ni Logico, pinag-iisipan ng Pilipinas at US na isali sa balikatan ang Japan na kabilang ngayon sa mga bansang kalahok bilang observer. Nakarating sa impormasyon ng ABS-CBN na may mga individual na nag-post sa social media tungkol sa mga peking auditions at casting calls para sa mga kapamilya programs na Pinoy Big Brother, FPJ's Batang Quiapo at High Street. Naisipalam sa publiko na walang kinalaman ng ABS-CBN sa mga pribadong audition at casting call na ito. Magsasagawa ang ABS-CBN ng unang audition para sa Pinoy Big Brother at Star Magic sa April 27 sa Robinson's Novaliches, April 28 sa Robinson's Las Piñas at May 4 hanggang May 5 sa KCC Mall of Jensen. Magkakaroon din ng on-ground auditions sa Visayas at Mindanao bukod sa online auditions, kaya antabayanan niyo po ang official announcement dyan. Ipopost ang lahat ng updates tungkol sa auditions sa official na Facebook, X o dating Twitter, Instagram at YouTube accounts ng PBB. Wala naman casting calls o auditions para sa FPJ's Batang Quiapo at High Street sa ngayon. Mahalaga sa ABS-CBN ang inyong kaligtasan at hinihiling na mag-ingat ang lahat at iwasang makipag-ugnayan sa mga hindi otorisadong individual na nagsasabing nagdaraos sila ng mga audition o casting calls sa ngalan ng ABS-CBN. Susunod, umano'y snatcher natunton sa pamamagitan ng GPS tracker ng ninakaw na cellphone. At Jericho Rosales, sinagot ang issue sa kanyang personal na buhay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kapamilya, nakikita niyo po sa video ang sitwasyon ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila. Unahin po natin ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue. Ang nasa kanan po ay patungo ng Fairview at ang nasa kaliwa ay patungo ng Quezon Memorial Circle. Medyo traffic po sa bandang patungo ng Fairview. Puntahan po natin ang Pantrangco Quezon Avenue. Ang kanang bahagi ay patungo po ng Quezon Memorial Circle at ang kaliwa ay patungo ng Maynila. Sa Welcome Rotonda po naman at yan po ang lane na patungo ng Quezon
Avenue. Medyo light pa po ang traffic dyan sa Welcome Rotonda. Arestado ng mga pulis ang isang notorious sumanong cellphone snatcher sa Bagong Barrio, Caloocan City. Natuntun ang suspect sa pamamagitan ng GPS tracker na nakakabit sa ninakaw niyang cellphone. Nagpapatrol, Liza Aquino. May karapatan ka manahimik. Oo. May karapatan kumuha ng abogado mo, ha? Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Bagong Barrio sa Caloocan, nasakote ng mga otoridad ang suspect Sabado ng tanghali. Ikinasa ng QCPD Station 14 ang operasyon matapos magreklamo sa kanila ang nabiktima ng suspect. Nagtitinda ng sombrero sa Quezon City ang biktima nang salisihan at tangayin ng suspect ang kanyang cellphone na nagkakalaga ng 90,000 pesos. Nagpanggap siya, bibili siya ng 7 sombrero. Nung inanda na nung biktima yung mga sombrero, kumuha siya ng paglalagyan, pagtalikod niya, tinangayin na yung cellphone niya. Natuntun ng suspect dahil sa GPS tracker ng cellphone. Ayon sa QCPD, ito na ikasyam na beses na makukulong ang suspect. Hindi na umano itinutuloy ng mga biktima ang kanilang mga reklamo laban sa kanya. Modus din ng suspect ang magnakaw ng cellphone at ipatubos ito mismo sa may-ari sa halagang 10,000 pesos. No comment, ma'am. May paalala naman ng PNP para maiwas ang mabiktima ng snatching. Yung mga gadget natin, iwasan natin inilalapag lang basta-basta. Ibulsa na lang siguro or sa pinaka-safe na lalagyan sa mga tindahan nila or mga pwesto nila para hindi naaabot ng mga customer on, lalo ng mga sumasalis eh. Maharap sa reklamong theft ang suspect. Liza Aquino, ABS-CBN News. Balita naman sa ibang bansa. Lumikha ng kasaysayan si dating US President Donald Trump bilang kauna-unang dating leader ng Amerika na nahaharap sa isang criminal trial. Nangarap si Trump sa 34 na Class E felony charges dahil sa umano'y pamimiki ng mga dokumento para pagtakpan ang sinasabing pagbibigay niya ng $130,000 na hush money payment sa kanyang mga naging babae bago pa ang 2016 US presidential election. Sakaling mahatulang guilty, posibleng makulong si Trump hanggang 4 taon. Nakatakdang piliin ang mga miyembro ng jury sa mga susunod na araw. Kinumpirma ni Jericho Rosales ang kanyang pagbabalik telebisyon sa isang project ng Dreamscape Entertainment. Kung may bagong proyekto, handa na rin kaya si Echo sa bagong pag-ibig? Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe. I was very excited. Sobrang tagal kong di nakabalik dito. It was just like the energy is still there. You know, it's nice to be back here sa ABS. But for this one, yes, I accepted a project under Dreamscape. Ito ang kinumpirma ni Jericho Rosales sa kanyang pagbabalik telebisyon sa isang proyekto sa ilalim ng Dreamscape Entertainment. It's a good project. Ganun kasimple. It's a really good project. Top secret pa ang detalye ng proyekto. Pero ngayon pa lang, umaapaw na ang energy ni Echo sa kanyang much-awaited comeback. Halik ang huling serye ni Echo noong 2018. Dahil sa network shutdown at pandemya, nag-focus si Echo sa ibang proyekto gaya ng pag-produce ng pelikula at pagbida niya sa drama series na Cell Block. It's the biggest project I've worked on. Ever? In your whole life? Yeah, budget-wise and the size and the length. Well, it's a series. It's an 8-part series, an hour each. Okay. And I won't say how much the budget is, but it's really big. Tila all out na ang pagbabalik ni Echo. Dahil nakipag-meeting na rin siya sa Star Cinema. For me, it's timing. Timing's everything. So, it's the perfect project, something that that's aligned sa goals ko for, you know, my career now in film and TV. Okay. And streaming. This year is the year that it's a yes year for me. Kasabay naman ang kanyang pagbabalik, maingay rin ang pagkakaugnay niya kay Catherine Bernardo. Bali-balitang nanliligaw umano si Echo kay Kath. Pero sa lahat ng kanyang mga panayam, iwas si Echo na pag-usapan ang kanyang personal na buhay. Is finding love part of your 2024? No. Ah. So the rumors are not true. What rumors? I don't read social media. Ah.
I mean, would you give sometimes, permission to ask you sometimes that? I go like that. Okay. No, don't. I'd rather not. I don't want to pollute my mind. So. Okay, so it's not part of your goal, falling in love in 2024. Finding new love. Sorry, let me correct that. It's too early for that. Wish ni Echo na magkaroon sila ng reunion project ng dating ka-love team na si Christine Hermosa. Oh my God, I've been asking that for the longest time. Pero of course, it's up to Christine. It's up to Christine. I mean, no pressure and stuff. But it's about that's something it's always there. It's just parked there, you know, nandyan lang siya. But syempre, you want to respect if Christine doesn't want to work anymore or something. Mapapanood ang buong panayam kay Jericho Rosales sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, 4:30 sa Naiya, nagsauli ng napulot na mahigit na kalahating milyong piso. At dating searchy ng Specially For You sa Showtime. Binisita nga ba si Kim Chu? Yeah! Natin iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Batis sa San Juan City ngayong Martes ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natanggap nila ang report tungkol sa sunog bandang alas 5:30 ng hapon. Umabot sa ikatlong alarma ang apoy kung saan 12 truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Naideklara namang kontrolado ang sunog makaraan ang halos isang oras. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kung ilang pamilya ang nawalan ng tirahan. Muling binuhay ang mga panawagang paganahin ang kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant bilang tugon sa mataas na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Ipinasilip kanina sa publiko ang mismong loob ng BNNP para ipakita ang integridad ng pasilidad. Nagpapatrol, Robert Mano. Halos 4 decades na nakalipas nang ipatayo ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Tugon ito ng Administrasyong Marcos Sr. sa power crisis na nararanasan noong 1980s. Pero hanggang ngayon, ni hindi ito nakapaglikha ni katiting na kuryente. Ayon sa ilang eksperto, masyado itong delikado lalo't malapit sa mga bahay. Pero para sa chairman ng House Special Committee on Nuclear Energy na si Representative Marco Wanko, panahon na para pakinabangan ang tinaguriang sleeping power giant. Dapat mag-nuclear na po tayo. Dapat sana ang plano ng ating DOE, 16,000 megawatts by 2045. Para sa mambabatas, kailangan paliwanagan ang publiko sa mga mali at sinaunang paniniwala kaugnay sa nuclear energy. Sana po buksan nila ang kanilang mga kaisipan na kung merong likas na murang paraan sa paglikha ng kuryente, pwede nilang kitahin yung kinikita nila ngunit ang presyo bababa pa rin kasi likas nga na mura. Nilibot ng komite ang ilang estudyante sa planta kasama ang pro-nuclear group na Alpas Pinas. Ito'y para ipakita ang katatagan ng istruktura ng BNPP at ituro ang umano'y magandang benepisyo ng nuclear energy. Marami pong bansa na katabi natin, nag-nuclear na po. Tayo po, meron po tayo, nandito tayo sa isang power plant na ginawa natin na hindi natin binuksan. Baka po tayo, hindi lang po baka, tayo po ay napapag-iwanan. Una ng pinuri ng Pangulo ang pag-usad ng planong nuclear energy investment sa bansa ng Washington-based Ultrasafe Nuclear Corporation sa pulong nitong Webes. Malakian niya ang maitutulong sa energy security ng bansa ng investment na ito para sa micro-modular reactors. Umabot sa 123 civil nuclear cooperation agreements ang napagkasunduan ng Amerika at Pilipinas sa sidelines naman ng APEC Summit noong isang taon. Sakaling ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon na Bataan Nuclear Power Plant, sa tansya ng House Committee, aabot ng 4-5 taon ang paghahanda para rito. May pag-aaral na rin na ginawa kung saan naabot sa $2.2 billion ang gagastusin para sa renovation nito. Mula Bataan, Robert Mano, ABS-CBN News.
Bibigyang parangal ng isang porter sa NAIA matapos isauli ang napulot na $10,000 o higit na kalahating milyong piso na nalaglag mula sa bulsa ng isang turistang Koreano. Nagpapatrol, Dennis Dato. 10 taon na ang porter sa Ninoy Aquino International Airport si Victor Perez na nagsisika para makapagtapos ng pag-aaral ang dalawang anak. Pangarap din niya na mabayaran kaagad ang kanilang hinuhulugang bahay. Kaya malaking bagay sa kanya kung kumita ng malaking halaga. Nung Sabado ng tanghali, habang inaayos ni Perez sa arrival extension sa NAIA Terminal 1, tumambad sa kanya ang bungkus ng pera na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar o katumbas ng higit kalahating milyong piso. Pero sa halip na masilaw sa salapi, dinala kaagad niya ang pera sa Lost and Found Office ng Paliparan. Sa tagal ko naman dito sa trabaho, masisira pa ako dahil sa mga pera na yan. Kasi saka hindi naman ako nagdalawang isip, talagang lahat naman na mapupulot, bibigay doon sa Lost and Found. Nung oras na yon, humingi na rin ng tulong sa airport police ang 60 taong gulang na turistang Koreano na si Jay Cooley na kakarating pa lamang sa bansa. At nang reviewin ang CCTV, nakita na nalaglag sa kanyang bulsa ang pera. Agad namang naibalik ang pera sa Koreano na labis ang pasasalamat. Gusto ko yung pinaghirapan kong pera, hindi yung napulot ko. Kasi may mayari yun eh. Kawawa naman yung tao kanya yun eh. Pinaghirapan. Lahat naman tayo nangangailangan. Kaso lang, sa damang paraan lang siguro na pinaghirapan natin. May mga kababayan pa rin tayo na kahit na ganito ang pamumuhay ay meron pa rin ng puso na talagang mahusay ang pag-iisip na nagsosoli na hindi kanila ang maging ehemplo. Sana sa lahat yan, lahat ng mga kabataan natin. Ipinagmamalaki si Perez ng kanyang mga katrabaho. Sana yung mga lahat ng makakapulot din dito na panaibalik din nila. Pag kailangan nila ng pera, pupunta at mapupunta naman sa kanila. Sabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority, inihahanda na nila ang parangal para sa honest porter. Pero sabi ni Perez, hindi naman siya naghahangad ng pagkilala o parangal. Ang mahalaga ay masaya siyang nakakatulong na maibalik sa mga tunay na may-ari ang mga nawala nilang gamit o pera. Dennis Dato, ABS-CBN News. Pinasaya ng tinaguri ang South Korea's good boy na si Kim Son-ho ang Pinoy fans sa kanyang fan meet. Aliw na aliw ang fans sa mga sagot ng Korean heartthrob sa mga tanong ng It's Showtime host na si Ryan Bang, mula sa kanyang favorite pets hanggang sa vacation getaway. Siyam na maswerteng fans naman ang nagkaroon ng pagkakataon na makalaro si Son-ho sa isang guessing game. Sumikat si Son-ho sa mga K-drama series gaya ng Startup at Hometown Cha-Cha. Huling bumisita sa Pilipinas ang Korean actor noong Disyembre ng nakaraang taon matapos dumalo sa Asia Artist Awards kung saan siya nanalo ng Asia Celebrity Award. Sorpresa ang bumisita sa It's Showtime ang sporty lawyer ng Cebu, ang dating searchy ng Especially For You na si Attorney Oliver Moeller. Diretsahang tanong sa abogado, si Kim Chu ba ang binisita niya? Ang sagot sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Si Attorney Oliver, parang may binibisita siya rito. Oo, naka si Kim Chu yata binibisita. Ito ang eksena sa It's Showtime kanina. Sorpresang bisita si Attorney Oliver Moeller. Mangoto baglang people. O ang dating searchy sa hit segment nila Especially For You. Tukso ang inabot niya sa mga host. Bakit ka nagbalik? Just wanted to meet some people lang here. Some people. Sino? Meron ka bang may pangalan ka ba yan na nasa isip mo ngayon? Maybe. Sa aming panayam backstage, inamin niyang hindi pa rin siya sanay sa atensyong natatanggap. Pati mga videos niya, pinagpipiestahan na rin online. It's been crazy, overwhelming. No, I never thought that people would actually watch that. I just do it for fun, just putting some content out there. Pero aminado si Oliver na nagbukas ito ng bagong pinto sa kanya. Yes, I think it has. It's like expanding my network, expanding my connections, maybe looking at some things in Manila. Are you planning to enter show business? I'm actually considering it. That's part of the reason why I'm here. Ang tanong, ready na rin ba siyang maintriga?
No, I don't know how all these showbiz stars get used to it. I'm not sure if I'll ever get used to it. But again, I just realized I'm blessed and I have an amazing support crew behind me. Kaya nasampula na namin si Oliver. Diretsahan na namin siyang tinanong tungkol kay Kim. Gihigugmatika. Ano ibig sabihin nun, Kim? I love you. Marami kasi ang kinilig sa kanilang interaction sa nakaraan niyang guesting. Is it true that you had a crush on Kim prior to guesting the I've always thought Kim was such a pretty person. You know, she's from Cebu. So, yeah, I mean, I guess you could say that. Are you courting Kim? I don't think it's fair that I speak about that without Kim's permission. So I'm so sorry. I hope you understand. But no, Kim's pretty nice. So siya ba yung binisita mo dito talaga sa show? I'm here to meet everyone. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kakaibang estilo ng isang artist mula Catanduanes dahil imbis na pintura at ordinaryong canvas, kape at abaka o abaka paper ang gamit niya para makalikha ng mga obra. Sa mga ipinadalang larawan ni Bayan Patroller Joanna Paolo de Leon, ipinakita ang kanyang obra o iba-ibang obra at kwento po ni Joanna, dati niyang gamit ang acrylic paint at abaka paper dahil kilala ang kanilang probinsya bilang Abaca, capital of the Philippines. Na-discover niya ang paggamit ng kape nang aksidenteng natapunan nito ang kanyang canvas at laking gulat niya na imbis na masira ito, ay mas naging maganda pa ang resulta. Sa ngayon ay pinagkakakitaan na ni Joanna ang kanyang coffee art, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Isipin mo, natapon na yung kape. Joanna, thank you. Oy, thank you, Joanna. Eto, nandito sa akin. Kukunin ko na. Para sino ba yan? Naman alam niya nga. Sino yung nasa kape? Nasa... Since parang kambal ayun. Tayo. Parang, o, diba? Kambal. Wait, nasan ako, nasan ka? Yung ikaw yung left. Ako yung right. Yung... Tapos meron, may pangalan eh, Bernadette Sabrano. Ayun, alabo kasi ng mata ko. Uy, thank you, Joanna. Thank you so much. Ba't sexy yung mga... Ay, ayoko yan. Ah, hindi. Ibig sabihin, mo, sexy rin kayo. Patingin mo yung mata mo. Hindi, sexy kayo. Yun ang gusto sabi. O, nasa na, Joanna, yung gawa mo kay Henry? Oo nga. O, nasa na? Ayan. Ginagawa, pinapaganda pa niyang maigi. Ginagawa ka niyang matipuno. Ayan. Tulad ni attorney. Ni attorney sa Showtime. Si attorney Moller. Yan, di ba? Mola. Ganda ng boses eh. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ako naman po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!